Good morning, everyone! Welcome again to Judy Ann's Kitchen. And it's December! Nako, ito yung pinaka-favorite time nating lahat. It's my most favorite time of the year. Why? Kasi di ba pag December, parang lahat lang masaya. Lahat parang bati-bati kayo. Ang gaang kasi December, tas medyo mas malamig ang panahon compared to any other month. So, etong gagawin natin, since lalabas itong episode na to na first week of December, gawin natin itong parang pagpaplano natin and on what to give on Christmas Day. Especially kapag ka naka-budget kayo. Ako personally, gustong-gusto ko nakakatanggap ng mga regalo na ginagawa mismo. No? Kumbaga nakakalambot ng puso, di ba? Kapag ka ikaw mismo yung gumawa nung naregalo mo. Maraming labor of love. So alam mo, merong extra special na nilagay doon sa regalo na yun. Hindi siya basta lang binili sa department store or in order lang na ganyan. Medyo paplanuhin ninyo ng mas mahaba-haba. But it's so easy to do. Gagawa tayo ng tatlong baskets. Things that you can find around your house. But syempre, hindi mo naman ipagre-regalo yung gamit mo sa bahay, di ba? Punta ka ng Divisoria para makamura ka. Kung medyo mas namamahalan ka pa, kiss mo na lang yung re-regaluhan mo. Yun, libre yun. Everybody loves pesto. Lahat ng pesto pwede niyong gawing healthy. Really depends kung paano niyo siya titimplahin. Ako ngayon, ang pesto ko nilalagyan ko lagi ng kale. And minsan, malunggay kasi ang kale medyo may kamahalan. Ang malunggay, pwede ka lang makipitas sa puno ng kapitbahay mo dahil lahat yan, hindi siya seasonal. Lagi siyang nandyan, present siya. Si kale lang, gusto ko kasi ang dami niya antioxidants na properties. Ang malunggay naman, yan yung tinatawag natin na miracle vegetable dahil ang dami-dami niya yung nagagamot ng mga sakit. Hindi pa siya kasing bitter ng kale. At yun nga, hindi siya mahal. Ito lang naman ako, paulit-ulit naman ako. At kasama ko na naman ang BFF ko. Alam niya naman ang relationship status namin, it's complicated. Ang staple naman ng pesto is garlic, parmesan cheese, of course our greens, salt, pepper. Pwede mo namang lagyan ng cashew nuts, tama. Kung salted, tikman niyo muna. Ganyan, salted siya. So para alam ko lang kung ano yung amount ng salt na ilalagay ko sa food processor para hindi naman masyadong salty. So ipapartner natin dito sa kale, gagawa tayo ng pasta basket. It's pesto, sun-dried tomatoes with olives and rosemary. So lagyan natin ng pasta yung basket natin, lalagyan natin ng Christmasy na kitchen towel at saka colander. Di ba napakagandang idea? Pag Christmas, marami na tayong natatanggap ng mga matatamis. Ang ending natin, diabetic na tayo bago matapos ang taon. So ako, this time, gusto ko magregalo ng medyo on the healthy side. Kasi napapanahon na maging healthy, especially na sa mga edad natin. Nga pala, 25 lang ako. Charot. Dinamihan ko yung basil para lang hindi masyadong lasa yung pagka-bitter nung kale. And then si kale, tanggalin mo yung gitna niya kasi matigas yan, part na yan. Sama natin sila lahat dyan. Garlic, 4 or 5 cloves of garlic para lang mas garlicky. Alam ka na mas onion eh, garlic na ilalagay mo. Juday, aga-aga. Parmesan. Kung wala kayong parmesan, pwede naman kayong gumamit ng kung anong cheese ang gusto ninyo. Pwedeng pecorino, pwedeng gruyere. Mas pungent nga lang yung lasa niya. So, sabi, hindi siya masyadong pambagets. Parmesan, yan kasi yung pinaka-generic na lasa sa lahat. So, ikukube ko ang ating parmesan para lang mas mabilis ang buhay ko. Meron pa po kasi kaming 4 na episode na gagawin. So, lagay natin lahat ng ating cashew nuts. There you go. Pepper, depende po sa inyo if you want it very peppery, pero kung hindi naman, carry lang. Salt, just the right amount kasi salted na yung cashew na. And hindi ko na ni-roast kasi roasted na yung nabili kong cashews. Okay, and then olive oil. Oh, naku, naku, huwag mo ko papayain. Paskong Pasko. Pasko nga, nagkasundo kami. So, depende kung gaano nyo ka-coarse na gusto yung pesto ninyo. Ako kasi, gusto ko yung may nakakagat ako, may ayoko na masyado parang baby food yung dating. Tsaka yun yung texture na maganda sa gift natin. Kailangan meron siyang nakikita pa na white and green. Hindi puro green lang. Okay, so,
ibubote na natin siya. Pero magandang tikman muna natin siya. Pero maganda rin meron kayong tinidor at kutsara sa tabi para pang-taste-taste. Okay, paano natin siya ibubote? Simple lang naman, hindi naman kailangan ng extra skill para magbote ng mga ganitong bagay. Para kailangan ata. So, yung ganito kalaking bote, halos naubos niya yung ginawa kong mixture. Dapat, yung mas maliit na bote, parang tatlo lang yung magagawa or dalawa lang. Tapos dadagdagan natin ng olive oil on top para lang ma-seal siya. Parang maganda, medyo shaved yung dating niya. So, check, ilalagay natin yung parmesan. Ang pesto, once open, it should be refrigerated. Pwede siyang tumagal at least 3 to 6 months, pero ako, hindi ko na siya pinapaabot ng 3 months. The fresher na matanggap mo yung pesto, mas magandang gamitin mo na siya agad. So, meron na tayong pesto sauce. May isa na tayo. Okay, that's one. Pack. Yung next na ipapartner natin sa ating pesto, it's sun-dried tomatoes. Why? Because ang ganda niyang tignan because it's red and green. Napaka-Christmasy nung kulay niya. Parang pinag-isipan ng buwang gabi. Pinag-isipan ko naman yon. Madali lang talaga siyang gawin. So, yung mga ganitong kalalaking sun-dried tomatoes, you want strips. Para pag nilagay nila sa pasta nila, ready to eat na siya. Lagay natin siya dyan. Pwede naman din mag-roast kayo ng garlic at yun ang ilagay ninyo sa loob. That's extra layer of flavor. So, ginawa ko fresh garlic yung nilagay ko. Pero isang clove lang dahil masyado ng malakas ang lasa. Make sure na nakikita siya. Pwede naman ding toasted garlic kasi iluluto pa rin naman nila yung pasta. We will add some rosemary on that. Bruise natin yung roast garlic sa back ng knife. Sabi ni Gordon Ramsay sa aming masterclass, kapag gumagamit ka ng herbs, wag na wag mo siyang pipit-pitin ng pinong-pino because you lose the essence of the herb already. Napuputa na siya sa chopping board. So it's much better na ibubruise mo lang siya. Especially yung parsley. Maling-mali pala ako sa ginagawa ko na chinachap-chap ko siya ng pinong-pino bago ko siya ilagay sa niluluto ko. Dapat pala, pinupunit mo na lang siya ng kamay mo para doon mapupunta yung lasa sa mismong pagkain. And then our pink peppercorns, and our salt, and our olive oil. Tingnan mo, ang ganda niya. Nakaka-relax. Ubus na olive oil pa more. Okay, ang sun-dried tomatoes, you can use it ng ganito lang. Or you can choose to puree it at ipalaman. Pwede namang i-boast mo lang siya sa pan, kalahati niyan. Sutay mo ng konti para ma-rehydrate ng bonggam-bongga yung sun-dried tomatoes mo. Pwede kang magdagdag ng olives, sliced black olives sa ganito, para may extra kulay. Pero as it is, tignan mo, meron kang pink peppercorns, you have your rosemary, you have the light color from the garlic. At lahat yan, pag nag-ferment na siya ng slight, at least mo 2-3 days, may ibang layer na ng lasa yan. So habang tumatagal, lumalabas yung lasa ng tomatoes, mas palakas ng palakas yung dating niya. Parang crush mo lang yan. Okay, so there we have our pesto and our sun-dried tomatoes. Later, ibabasket natin yan. Ang shelf life nitong dalawang to, pareho lang, 3 to 6 months. But of course, it's always better kung makonsume na siya agad. Habang fresh, mas maganda. So for our next basket, gagawa tayo ng feta and sweetened fig. Why? Again, because it's sweet and salty. It's the perfect, perfect combo. Alam nyo, kung masyado naman kayong nasososyalan sa feta, kasi sabihin nyo, baka naman sabihin nyo eh, gusto nyo ng pangmasang ingredient, gumamit kayo ng kesong puti. Pwede rin naman. It's actually, mas maganda pa nga yung texture nun eh. Para rin naman siyang feta, hindi nga lang rough yung texture niya. Slice lang natin yung olives ng ganito. Kasi maganda yung ganyang texture, meron siyang ibang shape. Hi, sweetheart. Good morning. You wanna help me? Hindi ba maganda pagka naengganyo yung mga bata sa kusina? Nagigit siyang bonding time and at the same time, you know, bumabako ka ng mga good memories sa kanila. So, this is Lucho. Say hi. Ako lang kasi gusto ko talaga ng maraming olives. Kahit sa kaldereta ko, mas olives yung kinakain ko. Subukan natin siyang uniform sizes. Or kung gusto niyo, pwede naman ding crumbled lang. Ako lang, parang gusto ko lang siya na cube kasi parang mas presentable siyang tignan. Diba, anak? What shape is this? Square? No. Pwede namang kayong maglagay ng iba't ibang klaseng cheese para mas may texture. Diba, anak?
could combine feta and quesong puti. There's a rough and a smooth texture. Okay, first layer is our feta, then black olives, then our pink peppercorns. I love pink peppercorns. Why? Kasi yung pink nakaka-happy. Tapos, pag kinagat mo siya, para siyang pumuputok na something. Yung parang fireworks yung lasa niya na basta ang sarap niya sa gravy. Bakit ako napunta sa gravy? Tapos maglalagay rin tayo ng rosemary. Ayan. Ilalayer natin siya. I'm so proud of me. Pasensya na, hindi ko matago yung kaligayahan ko. Ay, sakto yung feta natin. Thank you, Lord. Diba pag crinumble mo siya, pwede rin. So, itong feta, pwedeng gamitin as a bruschetta. Pwede rin pang-topping sa pasta. Tapos, ilalagay ulit natin ating olive oil. Look, look, look. O, di ba? Ay, ang satisfying ng pakiramdam na ito. Ayan, oh. Ay! Look at that. Kabayang bundok. So, gusto ko yung lasa ng peppercorn yung mag-infuse sa olive oil natin. So, di ba? Ang ganda niya. Beautiful. Sa totoong buhay, hindi ko naisip ganito siya kaganda, ha? Naisip ko lang maganda yung combination. Pero hindi ko naisip na ganito siya kaganda. Kachang chatay. For the sweetened figs, ang gagawin natin, anak, can you hold money first? So this is organic. Meron pagka-pungent lang yung lasa niya para lang siya medyo may asim ng slight. Why? Because it came from yung stingless na bee. So meron siyang healthy properties. Yung marami siyang nagagamot ng mga sakit. So nilagay ko na si honey dyan. Ito po ay assorted citrus peels. May orange, may lemon. Pwede ka mag-add ng lime kung gusto mo lime peel or calamansi peel kung medyo mas exotic ang gusto mo mangyari. So lalagay ko siya dito. Gusto ko yung orange taste ng aking fig. Pinatay ko na yung heat kasi ayokong masunog yung honey ko. So ini-infuse ko na lang yung lasa ng orange dito sa ating honey. And then for the fig, siguro ano lang, cut it into three. Ang fig, pwede niyo siyang gamitin sa oatmeal. Pwede rin gamitin sa granola. Really depends kung paano niyo gusto. So ito, para to sa mga kaibigan niyo na very adventurous, may ganong arte sa katawan. Aminin niyo, may mga kaibigan kayong maaarte kumain. Yung gusto nila na I want sweet and salty at the same time. Sabihin natin yan. Gusto ko siya lagyan ng goji berries. Malakas ang antioxidant ng goji. You can also add some nuts if you like. Pwede naman din. Kumain kayong almonds or macadamia nuts. Pwede naman din. Or pistachio. Pwede rin. Okay. And then we will add our syrup. Ay, pwede ko lagyan ito ng asin. Para pag nagsama na sila ni Feta, meron na siya. Handa na siya maging maalang. Talagay tayo. Uy! Kodi na lang, kodi lang. Hindi siya umabot. Ay! So, pwede tayo magdagdag na lang ng honey. Gusto ko lang naman ma-achieve doon sa pag-infuse doon sa orange peel is yung heat ng honey para lumabas yung lasa ng citrus ng orange. Of course, hihintayin natin itong lumamig bago natin i-seal. Ay, ang saya niya. Ay, parang lava lang. There you go. Isaset aside muna natin to kasi mainit pa siya. For a third basket, very Pinoy naman. Para naman hindi masyadong imported ang mga binibigay natin. Okay, itong shallots na to, may kwento to eh. Nung ginawa ko to before for Ryan, wala lang, nag-experimento lang ako kasi may nakita ko sa Japan na pickling spice. Para may inihaw something kami nun sa bahay. So, parang feeling ko masarap lang yung shallots na ano. Epical. So this is apple cider vinegar. Gusto ko lang na matamis yung ano ko. Pickle ko. Lagay natin siya dyan with half a cup of brown sugar. So nagustuhan naman ni Rai nung pinatikim ko sa kanya na tuwa siya doon sa thought na ginawa ko yung pickles. At ang mas maganda doon, hindi siya mahirap gawin. Tinutunaw ko lang yung sugar. Tapos papatayin ko na. Tinunaw ko na yung sugar. Ilalagay ko na yung shallots sa ating bote. Parang masayang mag-roast ng chilies. Kasi gusto ko yung extra layer ng smokiness na mapupunta sa shallots. Ayan o, pag umiitim na siya, ibig sabihin, nagkakaroon na yan na smoky flavor. So, havay na yan. Hindi ko sinama sa pot yung shallots kasi ayoko siyang maluto.
kasi gusto mo pa rin yung ma-maintain yung crispiness ng shallots habang nakasook siya sa pickling liquid mo. And then, black peppers naman tayo this time. Kasi nga, may pagka-Pinoy tayo, di ba? Okay, tas ang ating... Ayun! So, ayan ang ating atsara. Pwede niyo lagyan ng bay leaf na fresh para may green at saka dagdag flavor din yan. Di ba may andar ka? Meron kang siling sunog. Pero iba yung lasa niyan, hindi yung lasa ng sunog ah. Gagawa naman tayo ng ating homemade na suka. Dito sa Batangas, marami kasing iba't ibang mga suka dito. May paumbong, may tuba. Sa pag-shooting ng commercial, meron akong favorite na caterer, si Tita Femi. Love na love ko yung ano niya, yung suka niya na sa usawan. Nung tinignan ko mabuti, parang meron akong nakitang tad-tad na bell pepper. So, maraming bell pepper, maraming onions, marami ring garlic. So, yun yung gusto ko ma-achieve. Again, pwede ito maging green, pwede maging red. Siyempre, gagawin natin red kasi nga Pasko. Mas maganda siya kung super na chop. Wala na yung puti niya. Kung hanggang sa pinakamaliit na kaya mo siyang chapin, yun ang gagawin natin. Pinakamaliit. Tapos lagay tayo ng garlic. So, this is finely chopped garlic. Pwedeng buo-buo din kung gusto nyo. Pero dahil buo-buo na yung shallots natin, gagawin ko ng finely chopped yung garlic natin. The more garlic, the merrier. Gusto natin ng maraming garlic. It's good for the heart, sa cholesterol, pangpatanggal ng mga aswang. Depende sa inyo kung gaano nyo ka-type ang garlic. Ako lang talagang gusto ko yung garlic. Kasi hindi naman lahat ng sukang nabibili sa grocery, garlicky, di ba? So since this is homemade, bigay natin yung gusto ng friend na maraming garlic. Kailangan natin ng bay leaf na fresh. Lagyan natin ng ating peppers. Ayan. Oy, ang ganda-ganda ng kulay niya, di ba? Tapos ang ating onion. Itong onion natin, finely chop ko na para assembly na lang natin. Pwedeng red onions, pwedeng namang green onions. Nasa sa inyo naman yun kung anong kulay yung gusto nyo ilagay sa bote. Siyempre, maglalagay tayo ng pepper. Ako naman sa suka, ang gusto ko, peppery! Pero hindi naman ganun ka-peppery. So, tatanggalin natin yung peppery. Ay! O, ganun na siya ka-peppery. Pero bawasan nyo na lang kung sa paano yung gusto paraan ilagay. Okay? Naku, mukhang mag-work naman yung aksidente ngayon. Yung bay leaf natin. Ilagay natin sa loob. Ngayon, pag regalo natin to, syempre lagyan mo yan ng tape sa ibabaw kasi baka matanggal siya. Matapon, sayang naman. You know, pwede niyong i-adjust yung amount or quantity ng pepper. Aksidente lang na dumami, pero parang napaganda naman yung it's a beautiful accident, sabi nga nila. So there you have it. I-assemble na natin! Yay! Thank you all so much for watching Judy Ann's Kitchen. Sana po may natutunan kayo or naaliw man lang kayo ngayong araw na to. Don't forget to tag us, like, and subscribe here on Facebook. We also have it on YouTube. That's also Judy Ann's Kitchen and on Instagram. God bless you guys. See you next week.